kumalimot sa likod ko. Oh my God! This is the abandoned ghost town dito sa Malaysia. Guys, nandito na yung sundo namin. Lobo. Maaga kaming sinundo ng guide dahil malayo at matagal ang biyahe papunta. Are you ready to go to ghost town? Okay. Dahil naniniwala ka may nagpaparamdam the night. Oh, marami. Kaya baliktarin mo na yung panty mo maaga. At nagulat kami sa kwento nila. Hindi kaming ma-rape nung first time ko pumunta dito, 2005. Doon pupuntahan natin, diba? Mauritian Forest. Apat kami. Kasi kaya nakarating kami doon, yung kasamang Pinay, may kachat siya doon, nakipag-meet siya. Medyo kinabahan kami pero hindi lang namin iniisip, lalo pat papunta pa lang kami. Pero totoo yung multo talaga dito sa Malaysia. Totoo, meron. Mas delikado pala dito kaysa sa Pilipinas, no? Hindi mo alam din yung mga tao dito, di ba? Kailangan may kasama ka na taga dito para mag-communicate. At pagkatapos ng ilang oras ng biyahe, narating na namin ang lokasyon. So guys, nandito na ngayon tayo sa spot, ang ghost town. So ngayon, papasukin na natin. Tara. Pumasok na agad kami habang may araw pa. Ay, grabe, creepy to. Medyo maraming damo, kaya dahan-dahan lang tayo, tara. Dun po yun, no? Feeling ko ito nasunog to, itong part na to ng taas. Lumapit kami para makita anong meron sa loob. Grabe yung daanan dito, guys. Dahan-dahan tayo kasi sikat dito yung mga ahas. Dito yung Malaysian cobra nila. Oh my God. Tapos nito, ingat ah. Pagdating namin sa loob, ito ang nadatnan namin. Guys, dito na tayo sa loob. Dito, sobrang lawak. Sobrang lawak dito, guys. Tapos meron din nakasulat sa pader. Kasi hindi na namin siya mabasa kasi naka-Malaysia siya. Empty lang siya, guys. Check natin yung taas kung ano meron doon. Chinek namin ang mga katabing kwarto. Hello? At nagulat kami na makita namin to. Oh my God. Daming dugo. Di lang namin pinansin at diretso lang kami sa pag-iikot. Meron din dito upuan ng motor. Tapos itong part na to, nakasarado. Creepy ng upuan. Halos parehas lang ang mga disenyo dito sa baba. Kaya sinubukan namin tingnan ang second floor. So guys, approaching kami sa taas. Dandahan lang tayo kasi. Kinailangan magdahan-dahan bawat hakbang paakyat. Sira-sira na rin yung ano nila. Pagdating sa taas, nakita namin to. May mga nakasulat, guys, pero hindi ko siya maintindihan. May mga sulat, pero hindi na namin mabasa. At habang nag-iikot, bigla kaming may narinig na tunog. Nanggaling ito sa kabilang kwarto. Meron lagusan dito sa kabila. Dire-diretso siya. Hanggang dun sa dulo. Kailangan natin ibutin ito ng mabilis. Nakita namin ang palikuran nila dito. Ito yung banyo ata. Pero lupa na siya. Medyo delikado. Wala na rin dito. Grabe, sobrang sayang to. Chinek namin ang katabing kwarto. Guys, sobrang lawak din ang espasyo nito. Pero nagsilaglagan na ang mga kisame. Oh wow, ito wala na siyang kisame. Yung part na to wala nang kisame, guys. Sa part na to kahit plywood sa kisame, wala nang natira. Yung guys, sa kabila, makikita nyo dito yung kabilang side. Yan yung part na wala nang bubong. So, tatry natin mamaya kung mayroon tawiran dun sa kabila. Nagpatuloy lang kami sa paglilibot. Papasok na tayo sa next. So yun guys, dito na tayo approaching sa third building. At dito namin nakita kung ano yung tumunog kanina. Yung mga halaman na tinubuan yung mga halaman. Nagsilaglagan na pala ang mga bakal dito. Kaya doble ingat kami dito. Dahil anytime, pwede kami mabagsakan. May mga ugat na rin dito. Hindi ko alam kung galing sa taas o galing sa baba yung halaman na ito, yung mga ugat niya. At habang naglilibot kami, biglang may dumaan sa taas. Hindi kami sigurado kung panike o ahas ito. Kaya pinuntahan ko para silipin. Diyan ata yung sa taas.
Nasa gitnang park na tayo. Pero wala pa kaming makitang tawiran, guys. May nakita kaming pinto kaya chinek namin baka may daanan. At nang binuksan ko ito, ay bigla na lang. Uy! Ang laki! Lab, tara na, labilisan na natin. Lapit ng dumiling. Habang palubog ang araw, unti-unti kami kinikilabutan dito. Para makatawid din sa kabila, kailangan natin bumaba. Dito namin nakita ang isang problema dahil ang daanan papunta sa kabila. Puno na yun, guys. Naging gubat na siya. Yun yung problema namin. Kailangan namin bumalik sa harap. Tsaka makatawid tayo dun sa gitna. Kaya bumaba agad kami bago pa kami abutan ng gabi. Tandaan lang. Pagdating sa baba, nakita namin to. OMG. Ito. Dito na kami kinabahan dahil naalala namin ang kwento ni nanay kanina. May kinabutan ako. Oh my gosh. At mas kinilabutan kami sa sunod na aming nakita. Dito nang galing yung dugo. Sa labas. Ay po. Oo. Kasi may mga damit na. May mga naiwan ding abo dito. Abo dito, guys. At hindi ito magandang sinyales. Tapos ito may upuan. At mas lalo akong kinabahan sa nakita ni Dayan. Oh my god. Tama, pulang-pula yan, guys. Hindi kami sigurado sa nangyari dito, kaya lupipat na agad kami. Tayo. Tumakyatan. Pero habang naglalakad, may narinig kaming kaluskos sa mga damo. Look. Narinig mo? Papalapit ito sa amin kaya pumunta na agad kami sa kabila. Tara, tara, tara. Dito po yung ibang mga bricks, guys. Kailangan natin mahanap yung hagdan. Ito, baka dito yung hagdan. Nag-decide kami umakyat para magpalipad ng drone para makita kung anong meron sa mga damo. Baho dito? Medyo kakaiba ang amoy dito. At habang nag-iikot, bigla namin itong nakita. Abo na rin siya. Tapos marami na. Oh my god. Nakita namin ang hagdan paakyat. Pero kinain na ito ng gubat. Punok na siya ng ugat. Umakyat kami para tingnan anong meron sa taas. At pagdating sa taas, ito ang bumungad sa amin. Grabe ito, guys. Sobrang lawak. Pero doon makikita niyo na yung gubat. Dito wala na rin siyang bubong. Sobrang lawak ng espasyo dito. Pero halos lahat wala ng bubong. Base sa nakalap naming impormasyon, 1994 pa pala nang sinimulan ang housing project na to. Meron itong 2,300 units. Pero dahil sa isyong pinansyal, itinigil ang proyekto. At taong 2001, idineklara ng lokal na gobyerno ng Malaysia na ang housing project na ito ay abandonado na. Yung sa kabila, makikita mo yung jealousy. Diyan tayo galing kanina. Parang may sinunog dito, guys. Ito parang carpet pa to eh. Padilim na at medyo bumibigat na ang pakiramdam namin dito. Kaya nagmadali na kaming magpalipad ng drone. So guys, hindi na kami magpapaabot ng dilim kasi sobrang creepy na ng feeling dito. Tsaka ang sakit sa ulo. Sabi kasi sa amin, pag sumasakit daw yung ulo, yung next daw nun, baka sapian yung isa sa amin. Kaya kailangan na namin lumabas asap. Pababa na sana kami nang bigla naming marinig to. Marinig mo. Umiiyak babae. At mas lalo kaming kinabahan sa nakita ni Dayan. Oh my god, lahat din naman to. May tali dito. Nakakapagtaka bakit ito dito napunta at parang mahindi ata natuwa na amin itong nakita. Dahil habang paalis kami ay bigla na lang. Parang may kumalmot sa likod ko. Tingnan mo nga. Parang may kumalmot sa likod ko. Malaki. Shucks. Parang may kumalmot sa likod ko, guys. Hindi ko alam saan nang galing to. Pero isa lang ang alam ko, ayaw nila kami dito. Isa to sa pinaka-creepy na napuntahan namin. Simula sa mga pulang marka sa baba, yung mga nakita ni Dayan sa banyo, boses at tali sa second floor, at kalmot sa likod ko.
Di ko ini-expect ma-experience ko ang mga ganito at isang karangalan na maibahagi ito sa inyo. This year, I'm trying to reach 1 million subscribers and sana isa ka sa susuporta.